So, hi guys, muli po. Nandito na naman po kayo sa channel ko. So, ang pag-aaralan naman po natin ngayon ay yung tungkol sa paggamit ng ohms sa tester. Kung naaalala niyo po, yung nakaraan na pinag-aralan natin ay yung tungkol kung saan po ginagamit yung mga range na to. So, ngayon ang pag-aaralan na po natin ay yun sa ohms or yung pagbabasa sa scale ng sa ohms. So, dito po yung sa ohms. Makikita niyo po. Ayan, nakamirror nga lang po. So, ito po yung sa ohms. Ayan. So ulit po, ginagamit po yun sa pag-check ng mga electronic components o electrical components na walang boltahe. So ginagamit din po ito sa pag-check ng mga components para malaman mo kung buo o sira. Pero bago nyo po or bago kayo maghanap or mag-check ng mga or mag-troubleshoot ng mga components, syempre dapat alam nyo po kung paano basahin yun sa ohm. So start na po tayo. Oh, shoutout nga po pala kay Carl Marpa na Pinsanity, na nagtitinda po siya ng mga branded na sapatos o wala pong fake na binibenta yan. Then kay Leo Salaila po na Kapinsanity din po. Mga kasamahan ko po yan sa basketball. So sa mga po hindi po nakakaalam, mahilig din po ako maglaro ng basketball. So ayan po yung drawing ko. Halos pares lang naman po yan. Kung makikita nyo, pares lang naman po halos yan. Pares lang po yung bilang na ginawa ko. Para po hindi po tayo mahirap sa pagka dito, medyo maliliit po ginamit natin. So yan, kitang-kita nyo na po. So unang muna sa lahat po, para po mapadali o hindi kayo mahirapan sa pagbabasa nyo, kailangan nyo po lang malaman muna yung gagamitin natin. So yung range po na pagpipilihan nyo kasi sa tester, may times 1, times 10, times 100, times 1K, then times 100K. So bago po tayo magsimula dyan, so meron muna po tayong tinatawag na legend. Dyan po sa ohms. For example, yung ohms po or ohm, ang katumbas po nyan ay 1 hanggang hundreds. Then sa K or sa kilo ohms ay 1,000 hanggang 100,000. So dito naman po sa M or sa mega ohms ay million hanggang 100 million. So meron pa po isa lang. So ganito sa ohms, so 1 hanggang 999, yan po ay napapasok sa ohms. Then yung 1,000 or for example 1,000 hanggang 999,999, yan naman po ay sa katumbas ay K. So may conversion po kasi dyan, kaya mahalaga po yan. Nag-aralan din po natin. Sunod naman ay sa M. So sa M naman ay simula sa 1 million hanggang 999,999,999. So yan po yung napapasok naman doon sa million. Mahalaga po na malaman yan. Ngayon, dito muna tayo. Mahalaga po na malaman nyo lang po yung original na bilang or yung pattern ng mga scales na yan. So ang tawag po doon sa mga guhit na yan ay scales. So kung mapapansin nyo po, hindi po lahat ng scales ay may katumbas na bilang. Kasi ang bilang lang yan, 0, 1, 2, 5, 10, 20, 30, 50, 100, 200, 500, 1K, 2K. So kung mapapansin nyo po, yung maliliit na guhit or yung iba, wala po siya talagang katumbas. Ngayon, lalagyan po natin ng katumbas yan para hindi po kayo mahirapan. So dito po, para po kayo nagbibilang, ibig sabihin padagdag na padagdag. Dito po sa unang maliliit na guhit na walang value, ang katumbas niyan po ay 0.2.
Hanggang dito po, point 2 po yan. Sunod po, pagdating naman po dito ay point 5 hanggang dito. Ang katumbas po niyan ay point 5. Ngayon, pagdating naman po dito hanggang dito, ang katumbas po niyan ay 1 whole number. Pagdating po dito, 2 whole number hanggang dito. Pagdating po dito, 5 whole number po uli hanggang dito, 5 whole number. Pagdating po dito ay 20 whole number hanggang dito, 20. Yung bilang po yan kasi paragdag ng paragdag po yan. Pagdating po dito ay 50. Ngayon, tingnan po natin kung magtutugma yung bilang natin tulad sa sinabi ko. So, yung original na pattern or yung pinakatunay na bilang po niyan talagang scale, kailangan nyo malaman. Kasi kung hindi, hindi nyo may mumultiply dito. Kasi, tatandaan nyo po dun sa ohms ay imumultiply nyo. Kaya nga po nakalagay dyan, times 10. Anong katumbas niya pagka-compute mo sa times 1? Diba? Yun lang din number. Pagka-compute mo siya sa times 10, mumultiply mo. So, mamaya, bibigyan ko po kayo ng technique para kahit hindi na kayo mag-plus. For example po dito. So, kailangan natin bilangin muna. So, 0, di ba po, simula. 0.2 decimal places. Doon po sa mga medyo nakakalimot sa mga decimal point o sa decimal places, magpaturo muna po uli kayo doon sa mga anak nyo, kaya sa mga pamangkin nyo, kaya ng mga babata nyo, kapatid. Kasi minsan nakakalimutan na din po, hindi po maiwasan yun. So, dito, 0.2, maliliitan po natin yung 2 span na po para kitang-kita nyo. 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1, 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10 whole number. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Bytes naman po. 22, 24, 26, 28, 30. 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50. Simba po, nagtatama yung bilang. Kasi pag nagkamali po kayo ng bilang dyan, mali na po yung patutunguhan yung bilang. So, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 250, 300, 400, 500, 1,000 or 1K, 2,000 or 2K, then infinite. Magsimula walang katapusan. So, ayan po yung talagang equivalent ng mga scale na yan. Ngayon, paano naman po pagka ginamit natin yung times 10? Diba po? Kung tayo po ay magtutuos, dun muna po sa may mga decimal places. Pero pagdating po sa mga number na nakikihapan nyo. For example, 0.2 times 10. 0, 2. Ilan decimal places? 1. So, point. Magiging 2 ohms. Katumbas. So, tingnan po natin kung tama. So, yan po yung original, ha. So, bibilangin natin yan. Buburahin ko po yung sinulat natin. Kasi nandito na tayo sa times 10. Yan. Yan po natin, ha. Ngayon, ang i-compute muna po natin kasi natuso na natin ito din daw katumbas ng maliit na guhit, eh. Tingnan natin yan. Ito yung technique po dyan doon sa mga whole number, ha. Lagay nyo lang po yung 0. So, dun, yung mga may number lang lalagyan, liliitan ko lang yung sulat ng 0 para original pa rin na number. Ngayon, tutuusin natin kung magtutugma. Yan. Mamabalik muna tayo, mamamaya na muna tayo.
sa to. Ay, hindi. Sige, ganito na lang. So, 2. Di ba po, ang katumbas daw ng isang guhit ay 2 kasi minultiply natin. Di ba, original na equivalent po ng unang guhit ay 0.2. Tingnan, kinumpute natin sa times 10. 2 whole number po. Tingnan natin. 2, 4, 6, 8, 10. Tama po, di ba? 12, 14, 16, 18, 20. Ngayon, tingnan natin kung tama yung bilang natin ulit. Double check natin. Di ba po ito ang katumbas niya? Kaya nilita ko yung 0 para alam nyo na nilagyan lang natin ang 0. 2 times 10 is 20. Di ba po? Ngayon, paktaw tayo. 50 times 10. Tuusin natin. Basic, 50 times 10. 0, 0, 0, 5. Diba po? Ay, diba po? Ngayon, pagdating po dito, conversion. Ito, mahalaga po na i-convert nyo yan sa K. Kasi tulad ng sinabi, 1,000 or 1,000 hanggang 999,999 ay pasok daw po sa K. Ngayon, i-convert po natin yan. Kailangan natin i-convert yan kasi hindi naman pwedeng pupunta ka sa shop or sa electronic shop, bibili ka. Kuya, pabili nga po ng 200 pa 2,000 ohms. Pangit pakinggan, mapagtatawa ng kapatid sa din. That po, sasabihin yun ay 2K. Ngayon, paano naging 2K yan? Paano natin gamit 2K? Ngayon, ito po ang example. Dito po tayo ha. Sa 200 to 2,000. Magmumove lang po kayo ng tatlong decimal places from right to left. Tatlo ha. 1, 2, 3. Then yung tatlong serum yun, tatanggalin nyo na magiging K na lang yan. Matitira yung 2. So, ang equivalent niya ay 2K. Ganun lang po kasi hindi. Ngayon, for example, baguhin natin. For example lang po ha, wala dyan sa number niya. Ang nakuha po natin ay 2,500 ohms. Ngayon, i-convert mo po yan ng K. Ilang decimal places? Tatlo po uli. 1, 2, 3. Ngayon, hindi mo pwedeng tanggalin yung 5 kasi may bilang yon. Pero ilalagay mo yung point dyan. Ngayon, ang magiging sagot niyan ay 2.5. Yung 0, wala na. Gagawin mo ng K. Magiging ganun lang po. 2.5K. Ganun lang po kasimple yan. Mahalaga lang na malaman nyo lang to. Ngayon, diretso na tayo dito hanggang sa baba. Buburin ko muna po ulito ha. Doon naman po tayo sa times 100. Tulad na sinabi ko sa inyo, lalagyan nyo lang ng 0. Huwag nyo ilagay number doon sa mga whole number. Para may pattern kayo. Dalawang 0 kasi 100. Ngayon, tingnan niya natin kung tama. Dito naman tayo sa 10. 10 times 100. 0, 0, 0, 0, 0, 1. Plus 1,000. 10 times 100 is 1,000. Diba po? Ngayon, yan ay ilang digit? Apat na. So, 1,000 na yan. Dito na yan, sa K. Kanya lang ngayon, may convert ng K yan. 1, 2, 3. 3 decimal places from right to left. Yung point yan ay mapupunta dito. Hindi mo kailangan 0 kasi wala nang bilang yung 0. Ilalagay mo na lang yung 1. Papalta mo yung 0 ng K. Ganun lang po kasi. Ngayon, eh paano dito? Malilit yung guhit. Dapat mabilang mo yan nang papasok dito ay yun ang bilang. Ganito lang po ang bilang niya. Ito ay 20, 40, 60, 80, 100. Tama po, di ba? Ohms. Ganun lang po kasimple. Para kapag nag-compute, di ba? Ano bang katumbas niyan? Di ba sa original po uli niyan ay 0.2. I-times mo sa 100. Ngayon, multiplication 1, 2, ilang decimal places? Isa. Magiging 20 ohms. Kasi natin yung decimal places tapos pagbara ng ohms. Diba? O, ulitin natin. O, 20 daw ang katumbas. 20, 40, 60, 80, 100. Nagtama po. Diba po? Ganun lang po kasimple yan. Ngayon, paano pagdating dito sa K? Times 1K. Mas madali po sa times 1K kasi tulad na sinabi ko sa inyo, isusulat nyo lang yung nasa likod. Ito naman, talagang ilalagay mo na lang yung K.
Kasi yun po yung original na number niya. Ulit, bura ulit tayo po dito. Ngayon, di naman tayo sa K. Ilalagay nyo lang po yung mga K dyan. Yan po yun. Ngayon, kung tatanong nyo ulit yung maliliit na number, di ba ang katumbas po nun ay 0.2? Ngayon, ito ay times 1K. Times 1K. O ngayon, 2 times 1 is 2. Ilan decimal places isa? Hindi ganyan. Ngayon, nandun decimal places eh. Katumbas niyan. Anong gagawin mo? Papalitan mo ng ano? 0. Kasi 3 digit yung usapan natin kanina, di ba? Para maging K. Pabalik mo ngayon. Digit. Palagyan natin ng 2 0. Pabalik naman kasi gagawin natin ohms 1, 2, 3. Makawala na yung ohms. Ngayon, 200 daw ang katumbas. Tingnan natin kung tatama. 200, 400, 600, 800, 1,000. Ganun po ulit. Nagtugma. Di ba? Ngayon, sunod. Doon na po tayo sa 100K. Ganun lang din. So, sulat mo yung 2 0, then lalagay mo lang yung K. Dito muna tayo sa mataba kasi mapapansin yung dami ng zero. Hindi pwedeng ganyan yan. Marami sa zero kailangan tumbag na. Ngayon, di ba po, 0.2 po ulit. Ganda tayo sa magsisimula sa 0.2. Times 100K. 0, 0, 2. Ilan decimal places? Isa. Ayan, isa. Magiging 20K. Ibig sabihin po, yung katumbas ng bawat isang guhit na maliliit ay 20K. Tingnan nga po natin, 20K, 40K, 60K, 80K, then 100K. Ito po, napakasimple. Ngayon, pagdating dito, eh sir, paano po yan? Eh, 1,000K. Ngayon, tulad na sinabi ko sa inyo, nasa million na tayo kasi ang sabi dito, 1 million hanggang 100 million or 999,999. 900 million, 900,999. So, ang haba po kasi. So, susulat natin yan ngayon. Di ba po, ganyan yan. Ngayon, yung K, gagawin nyo ng 0. Ilang 0 ba meron? Ano ba? 2. 3. 4. 5. 3 ba? Tingnan natin. 3 yun kasi K yun. Ngayon, bilang natin magiging 1 million yung katumbas. Tingnan natin kung 1 million nga yan ang lalabas. Sisiguro din lang natin. Diba 10 po katumbas niyan times 100K. Tingnan natin kung tatama. 0, 0, 0, 0, 0, 1. Last. Diba yun? Tumama. Ngayon, gagawin nyo yung 0 ulit. 1, 2, 3. Magiging 1, 2. Ganun lang din. Diba po? Ngayon, tingnan natin kung tatama yung bilang natin. O, diba? 200K. 500K. 600K. 700K. 800K, 900K. Ano susunod na? 1 million. Ayan. Kaya yan ay magiging, tatanggalin mo kasi yung 0 eh. Ilan 0 yan? Tatanggalin mo. 3. O, diba? O, for example yan. Diba kaya yan? Diba? Wala. Tanggal na natin yung kaya. Magmumove tayo ng 3 decimal places ulit. Nakalagpas na kayo sa kaya. Ano ba susunod sa kaya? Diyan na. Or million na. Kasi 1,000 yung K. 1, 2, 3. Buburahin mo ulit yung 0. Ano nilalagay mo? Hindi na pwedeng K. Kasi lagpas, may K ka na eh. Lalagpas ka na kaya magiging
Pati dito, ganun lang po kasi. Ngayon, yung gusto pong makuha yung equivalent nito uli kasi binanggit lang natin, pwede po kayong mag-comment sa baba, then pipicturean ko na lang, isusulat ko, papakita ko sa inyo original equivalent para malaman nyo yung pag-convert nyo nandito or sinet nyo sa test naman to. Alin mas sa mga yan. Malalaman nyo ano equivalent. So, yun lang po. Ganun lang kasimple. Ngayon, pagkatapos natin, ito po talaga, mahalaga po paggamit ng tester na ang ohms pala, sorry, ng ohms. Kasi po, ito po, kalimitan to, ginagamit natin sa pagbabasa dun sa resistor. Pag-check kung ang value ba lang talaga. Mas madali gamitin ang digital kapag ka ikay nag-testing ng mga resistor kasi sa digital, iseset mo lang sa ohms. Yung digital na mismo yung magbibilang or mag-check nyo, hindi mo na kailangan mag-multiply ganun ganyan. Di na. Lalabas na yung sa digital kung anong value. Eh ngayon, ba't natin ba pinag-aralan yung analog? Eh paano kung hindi mo kayang i-afford yung bumili ng digital? Di syempre analog. Kasi mas mura ang analog. Di ba? Eh maganda na rin yung matutukan ng gumamit ng analog pati ng digital para maiwan mo man yung magamit o kaya available lang. Eh kalimitan kasi available ng analog. Alam mong gamitin. Pero pag-aralan din natin yung paggamit ng digital kasi madali lang naman gamitin niya sa mga susunod. So ito dito. Ngayon, kapag ka marunong pa ng gumamit yan, tapos siya marunong na tayo gumamit yan, tuturo ko naman po sa inyo kung paano mag-check ng mga common na components or basic na mga components katulad ng AC plug, ng fuse, ng resistor, ng capacitor, ng diode, ng transistor. Yan yung mga basic po eh. Thermistor, pwede naman natin sana, pero hindi halos. Basic kasi, nasa typical yung thermistor. Pero yun, ngayon, tuturuan ko po kayo ng pag-check. Pati yung tamang range na gagamitin dito, katulad sa capacitor. Kasi pag nag-check kayo ng capacitor at mali, or electrolytic capacitor, tapos mali yung range nyo, mapagkakamalan nyo na sira yun. Minsan naman, mapagkakamalan nyo ng buo, ayun pala sira. So, tuturo ko din po sa inyo pagkatapos natin matutunan kung paano magbasa sa ohms, then sa voltage, sa DC, pati sa AC. So, muli po sa mga may tanong po, mag-comment lang po kayo sa baba, magre-reply naman po ako sa inyo, or kaya usap na lang po tayo doon para matulungan ko kayo. Actually, ginagawa ko po ito para makatulong din po kasi sa mga Pilipino, kaya mga kakilala natin na walang kakayanang o walang kakayanang magpag-aral. Kasi sa totoo lang po, kapag po kayo natuto or naging technician man, kahit hindi pa po sa mga TV, kahit sa mga simpleng appliances lang, katulad po ng plancha, ng rice cooker, ng electric pan, magpanagin na natutuin po niyan. Kasi kapag ka gumawa kayo ng isa niyan, pagka kayo sumingil ng $1 sa bawat isang labor, napakamura na po. Minsan niya, 150 pa ang singil. Eh, saglit lang po gawin yan. Basta gumamit ka lang ng tester, kahit nga po sa ohms pa lang, eh, marunong kang gumamit o kaya marunong kang mag-check. Ang mahalaga po kasi, marunong kang mag-check ng pyesa kasi paano mo malalaman na sira yung component or yung pyesa kung hindi ka marunong gumamit ng tester at hindi mo alam kung paano i-check yun. Di ba? Magtatanggal-tanggal ka lang tapos palit na ng palit. Diba? Baka sabihin sa iyo ng ano ng nagpapagawa sa inyo eh. Inuhulaan nyo lang po yata yan. Dami na laki na nagagastos namin. Hindi pa nagagawa. Diba? So, ganun lang po kasi nga. So, muli, marami pong salamat sa mga nanonood at nagsasubscribe po sa channel ko. Sa mga susunod po, madadagdagan po kung kaalaman. So, sa basic muna po tayo. Dadating din po tayo sa time na magto-troubleshoot tayo. So, maraming salamat po uli. God bless.